public talker since a jit. Wintertime, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swear. Disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, Nung nakaraan nga ay umakyat tayo sa himpapawid at tinalakay ang Skypiea Saga. Baling ngayong araw nga na to ay magbabalik muli tayo sa karagatan para naman pag-usapan ang Water 7 Saga. Itong Water 7 Saga nga ay consist of 3 arcs at ito nga yung Long Ring Long Land Arc, Water 7 Arc at ENEIS Lobby Arc. So all in all, meron itong 139 chapters sa manga at 110 episodes naman sa anime. Bali, umpisahan natin itong Water 7 Saga review natin sa Long Ring Long Land Arc. Unahin nating pag-usapan yung geography ng isla na to. Sa mga hindi nakakaalam, isang malaking pabilog nga itong isla na to na parang hugis ring based nga sa pangalan niya. At itong isla nga rin na to ay kapansin-pansin na may 10 mga nakaumbok na isla. So kapag high tide nga, ang makikita na lang dito ay yung 10 nakaumbok na bundok sa isla dito. Anyway, bukod nga sa kakaibang hugis ng isla na to, kakaiba rin yung mga hayop at puno dito. Dahil kapansin-pansin nga na napakahahaba ng mga puno dito. Pati na rin yung mga hayop dito, guys, ha. Sobrang hahaba nga rin yung mga katawan nila dito. Bali, ang explanation nga sa atin kung bakit unusual yung mga katawan ng mga hayop dito sa kadahilanan na malaya daw kasing namumuhay ang mga hayop na to sa isla na to. Kaya wala silang stress. Sa pananatili nga ng Straw Hat Pirates sa isla na to, biglang may dumating na isang malaking barko kung saan hinarang nila yung Going Merry. At yung barko nga na to yung Foxy Pirates. Dito hinamon nga ni Foxy si Luffy sa isang Davy back fight. So nung una kong napanood to sa anime, guys, ang una kagad na pumasok sa isip ko parang ito na yung time kung saan parang pinagpapahinga tayo ni Oda. Since yung mga nakaraang arcs nga puro bakbakan yung nakita natin. Gaya na lang nung sa Alabasta arc at Skypiea arc, diba? Kumbaga itong arc na to parang breeder ni Oda para sa mga manonood niya. Anyway, tinanggap nga ni Luffy yung hamon dito ni Foxy. At speaking of Foxy, siya nga yung main antagonist sa arc na to. At siya rin yung captain netong Foxy Pirates. So karamihan nga sa mga fans ng One Piece sobrang naiinis sa arc na to. Or para sa kanila, ito yung pinakapangit na arc sa lahat. Since pinahaba nga yung episodes dito compare sa manga. Dahil kung sa manga nga may 3 rounds lang na paglalabanan sa Davy Buck fight, yung ginawa naman sa anime naging 6 rounds. So may point nga naman. Oo, masasabi nating parang breeder lang tong arc na to. Pero bakit kailangan pahabain, 'di ba? Plus meron nga ring mga nakakainis na karakter dito na mga alagad ni Foxy. Sino ba namang hindi maiinis sa kanila, 'di ba? Anyway, ang pinaka nagustuhan ko ngang moment sa arc na to yung may pinakilala sa atin na isang admiral. Yes, guys, dito nga sa arc na to sa atin inintroduce si Admiral Aokiji. At ang pinaka memorable moment nga dito yung time na nakita ni Robin si Aokiji. Kitang-kita nga natin dito yung takot sa mukha ni Robin. Pero sa mga susunod na arcs pa nga natin malalaman kung bakit ba natakot itong si Robin kay Admiral Aokiji. Bali, nung time nga na makalaban ng Straw Hat Pirates itong si Admiral Aokiji, parang ginising tayo ni Oda sa katotohanan na meron palang ganitong kalalakas na tao sa Marines. At statement lang tong walang kalaban-laban na Straw Hat Pirates kay Aokiji na talagang marami pa yung kakaining bigas nila Luffy para maabot nila yung goal na gusto nila. So nagtapos nga itong arc na to sa completely na pagkatalo ng buong Straw Hat Pirates laban kay Admiral Aokiji. At sa huli nilabanan ni Luffy si Aokiji ng 1-on-1 para nga hindi na madamay pa yung iba niyang kasamahan. At syempre alam naman natin kung gaano kataas ang kalidad ni Aokiji. Kaya naman natalo si Luffy. Pero instead nga napatay ni Aokiji si Luffy sa time na to, pinagbigyan niya tong mabuhay. Bakit? Dahil nga sa dalawang rason. Una na nga dyan dahil kay Smoker. Sinabi nga niya kay Aokiji na sila Luffy ang dahilan kung bakit nila naaresto si Crocodile. Kaya technically iniisip ni Aokiji na natulungan ng Straw Hat Pirates yung mga Marines. At ikalawa naman kaibigan nga ni Garp itong si Aokiji. Kaya kinonsider niya yung pagiging apo ni Luffy kay Garp. Ngayon mapunta naman tayo sa susunod na arc. At ito nga yung Water 7 arc. Sa unang chapter nga nitong arc na to agad may nakasalubong na sea train itong sila Luffy. Dito gulat nga sila since ito nga yung unang pagkakataon na makakita sila ng tren na umaandar mula sa dagat. Bukod nga sa sea train, inakilala rin nila Luffy dito sila Kokoro, Chimney at Gonbi.
Sila nga yung mga bantay sa Sea Train Station. At dito na pag-alaman nga rin nila Luffy na yung isla daw ng Water 7 e isla ng may mga magagaling na shipwright. Kaya naman nung marinig nga yun ni Luffy, agad siyang nagdesisyon na pumunta dito para nga humanap ng susunod nilang mga kasama sa paglalayag. Since yung kondisyon nga ng Going Merry sa time na to malala na talaga at kailangan nang ipaayos. Siyempre dahil ilang arcs na nga tumatakbo itong si Going Merry at wala namang legit na shipwright itong Straw Hat Pirates. Imagine nakalipad pa nga ng Skypiea itong si Going Merry, diba? Wait, mapunta naman tayo sa napaagandang geography ng isla ng Water 7. Very inspired nga itong Water 7 sa Venice, na isang city sa Italy. Kapansin-pansin naman yung mga kanal dito na pwede kang mamangka, diba? Anyway, bukod nga sa panibagong isla, pinakilala rin tayo ni Oda sa mga bagong karakter na sila Rablucci, Kaku, Khalifa, at Iceberg. And speaking of Iceberg, siya nga yung pinakamagaling na shipwright dito sa Water 7. Siya rin yung president ng Galilei Company. As well as siya rin yung mismong mayor netong isla ng Water 7. Bali nung nagpunta nga sila Luffy dito kay Iceberg at ipinaalam na gusto nilang ipaayos yung Going Merry, dito sinabi ni Kaku na kahit anong ayos pa daw ang gawin nila kay Going Merry, still hindi ito maayos dahil sa sobrang critical ng araw ng kondisyon nito. At dito hindi nga naniwala si Luffy at sinabing hinding-hindi niya papalitan yung Going Merry. Pero parang natauhan nga si Luffy nung sinabi ni Iceberg sa kanya na captain nga daw ba talaga siya? Dito parang naisip ni Luffy na oo nga naman, kailangan kong gumawa ng desisyon para sa ikabubuti ng grupo ko. So nung time nga na malaman ni Usopp itong gusto ni Luffy na palitan na si Going Merry, dito hindi pumayag si Usopp at nagmatigas siya. Since alam naman nating lahat kung gaano ka-valuable ng barko na to sa kanya. Since si Kaya pa nga yung nagregalo neto sa kanila. At dito hinamon nga ni Usopp si Luffy sa isang duelo na kung sino nga daw ang mananalo, sa kanya mapupunta yung Going Merry. So personally, nung una kong napanood itong scene na to, nakakagulat para sa akin. Since itong Going Merry nga yung barko nila sa simula ng paglalakbay nila. At syempre para sa akin, ayoko rin palitan nila itong Going Merry. Pero it makes sense nga naman since napakarami na ngang mabibigat na moments na pinagdaanan itong si Going Merry sa simula ng paglalakbay nila sa Grand Line. At syempre kailangan niya na rin magpahinga. Balitang point of view nga ni Usopp na gusto niyang i-keep si Going Merry, understandable naman talaga. Dahil gaya nga ng sabi ko kanina, masyado nang napamahal kay Usopp itong si Going Merry. Kumbaga tinuturing ni Usopp itong si Going Merry na parang si Kaya mismo. Sa point of view naman ni Luffy, dito, natuwa ako sa kanya. Since sa mga nakaraang chapters nga, parang hindi natin siya nakikitang nagdedesisyon ng matured or as a captain talaga. Pero ngayon nga, inisip niya yung kapakanan ng mas nakakarami. Bali itong desisyon nga ni Oda na paglabanin sila Luffy at Usopp, sobrang laki ng character growth na nakuha dito ni Usopp. Kasi sino bang mag-aakala na itong si Usopp lalaban kay Luffy, diba? Kahit during early One Piece days, kapag kinwento mo to sa kaibigan mo, matatawa pag sinabi mong Usopp versus Luffy, sinong mananalo, diba? Pero dahil nga sa galing ni Oda na sumulat ng kwento, yung supposedly na joke time na laban, nagawa niya as a emotional fight scene. In fact, kahit papaano pa nga, inakalaban pa rin si Usopp kay Luffy. Pero alam naman nating si Luffy pa rin yung nanalo sa huli. Kahit natalo nga si Usopp sa time na to, nanalo naman siya ng respeto sa lahat ng manonood. Anyway, bukod nga kay Usopp, ang pinaka naging main character nga sa arc na to kung saan magkoconnecta-connecta lahat, kay Nico Robin. Dito kusa nga siyang sumama sa CP9 para maprotektahan yung Straw Hat Pirates. Dahil nga sa alam ni Robin kung gaano kalakas itong CP9. At alam niyang walang laban sila Luffy dito. At speaking of CP9, sila nga yung main antagonist sa arc na to. Pati na rin sa susunod na arc, which is yung ENEIS Lobby Arc. During nga sa time na to, nireveal na nila Rablucci, Kaku, at Khalifa na mga undercover agents sila ng world government. Kung saan sila nga yung tinatawag na CP9. Bali ang goal nga nila kaya sila napadpad ng Water 7 at ginugol yung 5 years ng buhay nila dahil sa gusto nilang makuha yung blueprints ng Pluton mula sa mga naging apprentice netong si Tom.
Sa mga hindi nakakaalam, etong si Tom nga, yung gumawa mismo ng barko ng dating Pirate King na si Goldie Roger, which is yung Oro Jackson. At speaking of Tom, nagustuhan ko nga rin yung backstory niya dito, especially yung moment niya at ni Frankie. At kamuntikan ko na palang makalimutan guys ha, isa nga sa pinakatumatak sa arc na to yung karakter netong si Frankie. Gaya nga ng sabi ko kanina, alongside Iceberg, isa rin siya sa naging apprentice ni Tom. At kung gusto nyong malaman yung backstory ng buhay niya, may video na nga tayo patungkol dito. Bali, check nyo na lang itong mas kilalanin series natin featuring Frankie. Anyway, dahil nga sa gustong mabalik nila Luffy itong si Robin sa kanila, sinundan nila Luffy yung sea train papuntang ENEIS Lobby. Ngayon, dito na tayo papasok sa ENEIS Lobby Arc, ang may pinakamaraming iconic scenes sa One Piece para sa akin. Dahil dito nga natin unang nakita si Soggy King. Dito rin natin unang nakita yung Gear Second ni Luffy. Na alam ko lahat tayo sobrang namangha. Dito rin natin nakita yung Gear Third ni Luffy, as well as yung kahinaan neto. Dito rin natin nakita yung iconic speech na I want to live ni Robin. At dito rin natin nakita kung paano natalo ni Luffy si Rob Lucci. Personally, itong laban ni Luffy at Lucci, tingin ko na isa sa mga pinakamagagandang naging laban ni Luffy dito sa buong series ng One Piece. Dahil kung nung mga nagdaang arcs nga, puro may kahinaan yung mga main antagonist at ito yung primary reason kaya sila natatalo, tulad ni Crocodile na ang kahinaan itubig para maging intangible siya. Si Enel naman yung devil fruit mismo ni Luffy para hindi siya tablan ng kidlat neto. Itong si Rob Lucci nga, walang kahinaan. At simply para matalo si Rob Lucci, dapat mas malakas lang si Luffy. So yun lang yung requirements para matalo niya si Rob Lucci. Bali, sa pag-aharap nga nila, nagawa naman yan ni Luffy. Kaya nga sa huli, siya yung nanalo at naibalik sa kanila si Robin. Pero bukod nga dyan sa mga nabanggit kong iconic scenes na yan, ang pinakatumatak sa akin, yung pagkamatay ni Going Merry o yung pagsunog sa kanya nila Luffy. Dito makikita natin yung emotion ng buong Straw Hat Pirates habang sinusunog si Going Merry. Pero alam naman natin kapag may aalis, may dadating. Kaya naman nung nawala si Going Merry, napalitan yon ng panibagong barko. At ito nga yung Thousand Sunny na di hamak na mas malaki kaysa kay Going Merry. At mas malakas rin based sa mga weapons na meron ito. Bali, hindi nga lang bagong barko ang nadagdag sa Straw Hat Pirates. Dahil pati bagong miyembro nga, inadagdagan rin sila. At ito nga yung shipwright na si Frankie. At speaking of Frankie, isa nga siya sa bumuo na itong Thousand Sunny. Kaya napakalaking bagay ng pagdagdag niya sa Straw Hat Pirates para sa inaharap kung sakali mang magkaroon ng sira yung barko nila. Bali, hindi nga lang sa pag-aayos ng barko maaasahan itong si Frankie. Dahil pati na rin sa paikipaglaban, may ibubuga rin ito. Anyway, dyan na nga nagtatapos yung saga review natin dito sa Water 7 Saga. Bali, next week nga ay mapupunta naman tayo sa Halloween theme ng Thriller Bark Saga, kung saan marami tayong multo na may kilala. De joke lang. Anyway, kung sakaling na-enjoy nyo naman itong video na to, huwag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, huwag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang, peace!